Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! Ay, mga tindahan, lato-lato no more na nga ba sa ating mga tindahan? Oh my God! Marami-rami na nga mga katindahan ang balibalita na pinagbabawal na ngayon ang pagbebenta ng mga lato-lato. Ayan. Meron pa akong mangilan-ngilan na mga lato-lato dito mga katindahan. Ayan. At dahil nga sa ito ay pinagbabawal na sa merkado, kaya naman medyo nagbabawas-bawas na tayo ng stocks ng mga ito mga katindahan. At hati nga ang komento ng ating mga netizens dito sa kaganapan na ito mga katindahan. Merong marami-rami ng mga nag-question kung bakit nga ba siya kailangang ipatigil, di ba? At meron din naman na may karamihan din na talagang gusto na itong ipatigil dahil na ito ay nag-cause ng pain sa ating mga junakis, lalong-lalo na doon sa mga mahilig maglato-lato. At may mga napapabalita din nga na kaya ito'y ipapatigil dahil nga nagiging kasangkapan siya sa away kabataan, di ba mga katinda? Nagkakapisikalan gamit itong lato-lato, di ba? So, sino nga ba naman ang hindi magpapatigil ng ganitong nagva-viral na laruan kung nakakaano na siya, nakakasakit na siya sa physical ng ating mga kababayan, di ba? Ng ating kapwa, yan, di ba? So, ang nangyayari ng mga katindahan ay nagkakaroon ng pagkukumpiska sa mga tindahan ayon sa mga balibalita, di ba? At ang aking masasabi patungkol dito sa pagkakawala ng lato-lato sa merkado ay sa palagay ko mga katindahan, ito ay depende sa lokasyon, sa lugar na kung saan tayo mayroong tindahan na nagbebenta tayo ng lato-lato. Kasi meron talaga mga lugar, ito sa tingin ko la ang mga katindahan ha, na may mga lugar na kabataan ay masyadong mararahas na talagang yung alam mo yung laruan lang na ganito is nadadamay pa sa mga rumble-rumble ng mga kabataan, which is dapat ay hindi naman, hindi ba mga katindahan. So, dito sa lugar namin mga katindahan is parang sa ano ko lang yan ha, na wala pa namang nare-report na nagamit siya sa marahas na pamamaraan. Ang mga kabataan naman dito sa amin sa Mindoro, sa paningin ko ay nasa tamang pag-iisip pa na hindi naman siya para gamitin na makapanakit sa kapwa. Ayan. So, kami dito sa aming tindahan ay may mangilan-ngilan na naka-display pa na lato-lato. At kung meron man na mag-kumpiska dito sa aming lato-lato is wala naman itong magiging problema sa amin mga katindahan dahil buong puso naman namin itong isusurrender sa ating kinauukulan. At syempre dahil may mga stocks pa nga tayo is syempre kahit papaano is kailangan din natin siyang ma-dispose para naman pumalik pa rin kahit papaano yung ating puhunan. At bakit namin siya hindi pa totally na itinatabi or hindi na ibinebenta? Dahil nag-check kami, syempre, di ba, bilang maninindi, dahil kami naman ay nandito lang sa baryo, yan, nasa barangay lang kami, itong aming tindahan. At malayo kami sa bayan, mga katindahan. So, sa bayan namin dito sa Mindoro is nag-check kami kung may nagbebenta pa ba ng lato-lato dahil syempre mas mauuna diyan sa malalaking mga tindahan na mag-confiscate ang ating mga namumuno, di ba? So far naman is may mga naka-display pa din yung mga supplier namin doon is nagbebenta pa rin pero naka-sale na siya as in sobrang baba na ng bentahan. Yung dating ang kuha namin is 25, ngayon naka-sale na sila 15 na lang yung benta nila sa isang piraso. Yan. So sa ganung pamamaraan is masasabi ko na siguro pinapaubos na rin lang nila yung kanilang items. Yan. Kaya naman mga katindahan dito sa amin sa baryo is
dito sa barangay namin is may mga, ang mga bumibili naman is mga magulang pa rin naman ng mga bata. So, 'di ba, kagustuhan pa rin ng magulang na mabilan nila yung kanilang mga anak, dahil syempre gusto rin naman na nung, 'di ba, hindi natin maikakaila 'yan, mga katindahan, na meron pa rin mga magulang na gusto nila na ma-experience din nung kanilang mga anak yung kung paano mag-play ng lato-lato. Syempre, once na nakabili naman ang mga magulang is under guidance na 'yan ng mga magulang kung paano nila 'di ba, gagabayan nila ang kanilang mga anak sa paglalaro nitong lato-lato, dahil hindi naman nalingid sa ating kaalaman ng mga katindahan na itong lato-lato ay medyo masakit nga sa ating katawan pag nakatama. Diba? Nagulat nga ang Madam Claire ninyo, mga katindahan, itong mga huling order ko kay supplier, dahil bumulusok talaga pababa ang presyo nitong lato-lato. Imagine, from 450 pesos ang isang dosena nung 4 cm or 4 cm ng lato-lato is naging 100 na lang siya, mga katindahan. Diba? Grabe yung bulusok ng presyo. At diyan ko nga nalaman kung bakit siya bumulusok ng sobrang baba yung presyo is dahil ang kwento sa akin ng supplier ko is yung mga malalaking supplier is sinaharang na talaga nila yung mga dumadating na lato-lato, talagang tinitake all nila, para kaya naging limitado yung paglabas ng mga lato-lato items dahil sa pag-hoard no mga malalaking supplier yan. Kaya naman ang nangyari is, siyempre, dahil walang makunan yung ating mga suppliers sa Divisoria, is na ibebenta nga rin nila ng talagang mahal, dahil nga trending itong lato-lato, 'di ba, mga katindahan? Eh since nga, dahil diba, imagine, mga katindahan, kung itong lato-lato is hindi nag-viral, hindi nag-trending ng bonggang-bongga, hindi rin naman ito mapapansin ng ating gobyerno, hindi po ba? Yan. Pero dahil nga bumulusok talaga ng napakataas ng pagka-trending, kahit mga artista natin, 'di ba, kahit pinagbabawal na ngayon ng lato-lato, is may makikita pa rin talaga tayo na naglalaro, dahil may good side din naman na nagagawa itong lato-lato, 'di ba? Nasa sa atin na lang talaga kung paano natin siya gagamitin. Syempre, 'di ba, dapat kailangan moderate lang tayo sa paggamit. Dahil nga, lahat ng sobra ay masama, di ba? So, sabi nga, drink moderately, di ba? Sa mga beverages. So, like, bawa kape, di ba? Pag nasobrahan, hindi na rin maganda. May re-relate din natin yung linya na yan, mga katindahan, sa lato-lato, na kailangan yung sa paggamit is kailangan aware tayo kung paano siya gamitin ng tama. Kaya nga lang, dahil puro kabataan naman, mga bata talaga yung user nitong lato-lato, syempre dapat may guidance pa rin ito ng mga nakakatanda, ng mga magulang, di ba, para hindi siya nagagamit for physical injuries. So, yun, mga katindahan, there is a good side and bad side dito sa ating lato-lato na usong-uso ngayon, di ba? So, dito sa atin, dahil nga pinagbabawal na siya, so, until supply last na lang yung pagbebenta natin itong lato-lato. Kahit papaano, mga katindahan, is malaki rin ang naitulong nitong lato-lato sa buhay nating mga maninindi, especially doon sa mga humataw talaga sa bentahan ng lato-lato, 'di ba? Hindi natin kasi masisisi yung ibang mga ginagamit ito sa karahasan, 'di ba? So hindi natin sila kontrolado, hindi natin hawak yung kanilang mundo, 'di ba? May kanya-kanya tayong takbo ng buhay, 'di ba? Drama. So ayan lang muna, mga katindahan, for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood dito sa RTW ni Madam Claire. Happy selling!